Kasi baka sabi ko, makulong ako dito. Mga gulat ka na yung dito. Hindi ko naman alam to dahil first time ko pumunta dito. Hindi ko alam kung paano ako uuwi. Okay na, huwag mo na alala ate. Dito na mga kalingap. Okay naman. Bili na po tayo mga prutas parang sa yung bata. Dawai yan si mata di kanitira pala mga dawai. Bili na si tikin. Mabili na si Jaswinder banana tsaka yung ano, apple. Malapit na po tayo mga kalingap, mga layo. Malapit lang. Ito po mga kalingap, mga ano, corn farm. Sorry. Puro lang dito mga ano, farm lang corn. Mga kalingap, dito na po tayo mang Kapurtala. Malapit na po Kapurtala. Mga barangay na po ito. Seduma. Dito na po tayo. Yung kasama na po natin isang babae, Pilipino, taga Batangas po sila. Tara na po mga kalingap, mga usap na po tayo. Hawak mo na yan. Ate, kumusta? Ano pangalan mo ate? Kuya, ako si Maria Lawrence. Maria Lawrence. De Castro, taga Batangas. Ang taga Batangas. Ito po yung anak mo, yung panganay? Ang panganay ko po si Corjot, pero ang palayo po niya ay Prabjot. Ang bunso ko po ay Remat Cor. Ito naman si Remat. Ito na si Remat Cor. Kailan mate, madang dating mo dito? Kailan mapunta dito? Lampas na ako kuya dito ng 5 taon. Anong po yung visa na yung? E-visa. E-visa, mga ano, tourist? 1 year kuya, ang kinuha ko dati. 1 year. Tapos, baka lalampas na 1 year, nabala hindi ka nagka-renew? Hindi na ako naka-renew. Dahil sa ano, sa lockdown? Lockdown noon kuya, sunod, nag-ano ako. Nalaglagan ako kuya. Tagal kong nag-bleeding kaya hindi rin kami nakaano, gastusan din yun. Para may ano, wala kayo pera mga gastusan. Wala kuya, hirap eh. Yun naman mahirap pati ibang bansa. Di ba? Nang ganoon.
Ito ano, pag may dito kayo, yung ito, ilan taon na si Bunso? Ito 2 taon, kuya. 2 taon. Ito 5. 5. Sakto, kuya, dahil pagkapangan ko sa kanya, in-apply ko siya, dinala ko siya dito, 5 taon na. Mga 5 taon na siya. Mga pagdating siya dito, para may... Mga 6 months. 6 months na siya. 6 months. Ah, okay. Tapos, anong po ang mga harap mo? Ano pa gusto mo para mauwi ng Pilipinas? Gusto ko lang makauwi na ako ng Pilipinas. Sama ko yung 2 bata. Mm. Makasama ko yung nanay ko. Makasama. Dahil mag-isa lang din ang nanay ko. Oh. Wala na akong ama. Ilan magkapatid kayo? Ako lang mag-isa, kuya. Ikaw na may isa. Grabe. Mahirap lang pag may isang kapatid. Mga hanap na yung nanay mo. Ano, diba? Kuya, ako lang talaga. Ikaw lang. Bata pa lang ako, namatay na yung tatay ko. Ilan taong na natin? Ngayon, ako ay 27, kuya. 27, mabata pa. Mm. Mm. Tapos, mausap na kayo yung nanay mo? Nag-usap na kami, kuya, diga. Anong madaw? Anong sinabi si nanay? Sabi ng nanay ko, basta uwi kayong dalawa. Kayong tatlo. Hingi ka ng tulong kay kuya. Wow. Dahil sa mga ano, sa overstay lang dito. Kuya, ako yung namamoblema. Kasi baka sabi ko, makulong ako dito. Mga gulat ka na yung dito. Hindi ko naman alam to dahil first time ko pumunta dito. Hindi ko alam kung paano ako uuwi. Okay na, huwag mo na alalate. Dito na mga kalingap, okay naman mga uwi ka na India, Pilipinas. Dito naman tutulungan naman po mga kalingap. Paano mga alam na yung sa video, yung sabihin sa nanay mo? Paano kuya, kasi ano, unang nagsabi nanay ko. Opo. Sunod, na tinignan ko mga video nyo. Oh. Naka-follow ako sa inyo. Kay Kuya Karyarab. Kuya Rab at saka inyo. Dalawa kayong pinanonood ko. Dalawa kayo. Yun lang pinapalo ko, kuya. Okay. Tapos, may sabihin si nanay mo, meron pa magkalingap dyan, India. Huh? Anong sinasabi si nanay mo? Kuya. Sabi ng nanay ko, nandyan si Kuya Nico, i-chat mo, sabihin mo na humingi ka ng tulong para ikay makauwi. Ganyan. Opo, mga yung nanay mo, may medyo matagal, mga 3 months lang machachat na siya sa akin. Pero dami nang yung chat doon sa page namin, yung hindi na akong basa yung message niya. Pero yung last week, matawag na siya sa akin. Kasi kuya, tapos mausap na ako noon, tapos explain na siya sa akin, maganito-ganito yung si anak ko, mga 5 years na siya dyan. Tapos gusto na siya uwi, pero dahil sa hindi siya uwi, mga overstay lang dito. Ito pa mga nangyari dapat sa COVID, di ba? COVID o malampas ng visa niyo. Oho, sakto yun ng COVID. COVID, yun naman problema pa, mga expire lang. Oh. Tapos yung panganay, meron pa siya passport eh. Ang panganay ko po, Philippine passport. Apo. Yung bunso ko pa walang passport pa. Dahil dito ko po siya pinanganak. Dito naman siya. Pero yung meron pa birth certificate eh. May birth certificate po yung bunso ko. At saka may ID po. Dito. Yung sa Aadhaar card. Aadhaar card. Pwede lang Aadhaar. Ang pwede naman, no, mga okay naman, mausap na po tayo sa embassy. Philippine embassy. Tapos, ako naman lakad noon. Tapos, di ba mapasa na kayo yung sa passport ng picture? Yung sa WhatsApp? Yung mga ibang document. Meron pa ako nung sa passport na yun, yung picture. Malakad na ako nung sa immigration, tsaka yung embassy. Tapos, tanong ako noon, paano mga pwede mga uwi kayo? Para may kuha natin advice ng noon. Di ba? Mga mahintay kayo mga 1 linggo, 2 linggo. Mga para may process lang po sila. Tapos kuya, wala kang magiging problema dahil kasi hindi yung bunso ko dito pinanganak. Opo. Hindi, okay lang, mga usap na po natin, pero alam ko lang makaya pwede naman mga uwi siya Pilipinas kahit wala siya passport. Pwede po natin makuha ng white passport para one time travel.
doon ko na lang kuya ikukuha sa Pilipinas. Oh, pag may dating kayo doon sa Pilipinas, pwede ka na apply kayo passport. Passport niya. Oo, passport niya. Pero na yung parang may emergency passport, parang may yung white passport, one-time travel, mga uwi kayo Pilipinas. Okay, kuya. Opo. Yung meron pa ako isang kabigan, mausap na ako doon sa kanya. Tapos mga explain ko lang lahat ng situation kayo para maintindihan siya. Para may mura konti lang bayad natin, tapos mauwi lang kayo. Pero na yun, hindi naman tayo sure magkano ng gastos. Pero tanong natin doon. Sino po yun sa... Opo. Rukla Marie. Okay. Ano po ate, mga tanong ako sa iyo. Anong gusto mong sabihin sa Kalingap viewers, tsaka supporters, tsaka sponsors? Sana po matulungan niyo ko po kami. Sana po matulungan niyo ako at ang dalawa kong anak na makauwi na kami. Gustong-gusto ko na po umuwi. Yun na po magaling up, mga like and share po. Ito po yung video nila para may suporta po natin, mauwi sila Pilipinas para makita na po nanay niya. Mga miss din siya, mga gusto-gusto din siya, mauwi sila. Tapos, ate, alam mo kayo, mayroon pa yung landing pad, Kalingap landing pad dito sa India. Nakita ko po sa video niyo, landing pad sa Moga. Moga, oo. Sunod yung... Malapit lang, pwede naman basita kayo dun sa landing pad. Pag mayroon pa kayo oras, punta kayo dun. Oh, sige po. Sige. May kita kayo yung sa Kalingap landing pad. Napapanood ko kayo sa video mo. Sila ang kalde pa na rin. Crab, gusto mo uwi na yung... Manila. Manila? Jana. Jana ma? Ja? Marunong siya Punjabi? Kuya, marunong Punjabi, Tori English, Tori Tagalog. Tagalog. May halo lang siya. Punjabi sari yun, di brabo? Nani ko, Jana? Jana. Jaya, te. Te, apa, ay, anong ramat mo siya di? To si Dona Jaro? Jana. Nee, rehmat na lagi jana. Nee, rehnde ithe tum jao. Nee, ganjun lagi jana. Ikaw ate marunong ng Punjabi. Konti lang ako kuya. Anong mga ate marunong Punjabi word? Ano sa mga salita dito? Salita. Sasrikal, turi-turi, rokoja. Rokoja. Roti. Roti. Roti, japati, dal. Pero pag may salitang Punjabi, tindihan mo. Matindihan mo? Konti kuya. Halimbawa, pag mahaba na, pag may mga word na naiintindihan ko. Mahaba ko na. O kaya minsan, tinatanong ko kay Pabi. Dahil si Pabi medyo nakakaintindi ng English. English. Yan. Naiintindihan ko yung salita. Ayun yung pasok na siya sa school? Si napasok kuya to sa school. Sa school. Ano po yung grade 1 niya? Ano po yung dito? KD classes? LKG? Nursery. Mga sunod ng LKG. Tapos sunod ng grade 1. Mga 3 year lang ang ano. Mga para may marunong sa salita. Mga aral. Ano ba yung school lang? English medium, mga Punjabi? Ang kanyang pinapasukan ay dalawang libro kuya dahil isang Punjabi, isang English. English. Dahil sa yun. Ma-excited, mga ate, excited ka mga uwi ng Pilipinas. Gustong-gusto ko lang, gusto kong makita mami ko. Mga tinginan ko yung mukha mo para may happy ka ng mga gusto mo mauwi ng Pilipinas. Oo, kuya. Kasi alam ko lang anong po ramdam pag matagal, hindi na nga mauwi. Kasi ako din naman last time, mga after 5 or 6 years lang mga uwi ako. Pero antagal. Masarap maramdam pag may uwi ng... Tsaka kuya, alam mo, isa lang nanay ko eh. Anong bang ramdam mo? Hindi ako makatulog kuya nung ako'y humingi sa'yo ng gabi, tulog. Gabi, hindi ka tulog? Ilang araw na akong di makatulog, saka isip sa sabi ko, baka sana matulungan ako ni Kuya Nico. Ay, grabe.
Kasi dahil sa mga ano, sabi usap tayo, sabihin ko sa iyo. Ako kinakabahan ako sa interview, ano sasabihin ko? Kasi nahihiya ako isang beses. First time ko tong ganto. Ayun. Grabe. Tapos mga usap ka na si nanay mo. Dati mga punta siya dito yung nanay mo. Pag may inihatid ako na pag madating kayo. Inihatid ako ng nanay ko dito. Oo. Oo, isa, mga 2-3 months mami ko dito. Umuwi na din siya. Umuwi na din siya. Pero pag may dito, bahay ka na lang, hindi ka na labas? Wala akong napuntahan, saka lang ako nakalabas nung papunta-puntang ospital. Dati lang yun. Yung sinabi ko sa inyo, diga yung... Yung sa malaglag ka na yun, para may ano, sa masugot ka na yun. Yung ako'y nalaglagan sa pangalawa ko. Pangalawa mo? Ayun. Pangatlo ko sa Remax. Pangatlo, sa ano yung sa Remax? Pangatlo ko sa Remax. Yung sa pangalawa. Yung pangalawa, nalaglagan ako, kuya. Parang ano, 3 years ago lang malabas ka na yung dito. Mga hindi ka naman gusto mong mapasyal ka ng mga city. Wala kaming oras. Walang kaya. Dahil ang partner ko, trabaho lang. Matrabaho lang. Pag hindi trabaho, punta sa yung bahay, tulong sa pamilya niya. Ganun. Pero umaga siya pasok. Ano trabaho niya po? Trabaho niya, yun sa mga halimbawa kuya, buhat ng patatas, iyaano sa mga traktor, ganyan. Truck. Ganun. Yung para may loading, unloading. Pero hindi stable. Diga kuya, syempre kung saan meron, doon siya napunta. Parang hanap buhay lang. Ganun. Oo, kasi wala. Pag hindi siya nagtrabaho, hindi ka, yung pang araw-araw namin. Dahil syempre may gastos ka. Yun. Ganun. Yun ang mga mahirap lang, hindi ka ipon ng pera dahil sa yung trabaho niya. Hindi kasi stable. Hindi naman stable. Tsaka hindi naman kalakihan. Pang araw-araw lang pwede. Yung parang gano, yung minsan sahod niya, para may gastos lang yung sa araw-araw. Yung gastos niyo, gastos ng anak niya, mapasok sila. Oo, kuya. Ganon. Halimbawa, may mga gusto ang anak ko. Oo. Yung ganyan. Siyempre, yung ano, tanong natin, magkano pa yung gastos lang yung sa mauwi kayo. Kasi mga ano, 4 years lang ma-overstay ko dito, di ba? 4 to 5 years. 5 years lang kayo dito. 1 year meron pa kayo visa. Okay. Tapos mga 4 years lang overstay kayo dito. Oo, kuya. Pwede mo makita sa akin, pwede kong pakita sa inyo yung visa ko. Visa mo. Sige, matingnan na. Ano natin yung sa visa na yun? Meron pa yung ano, papel o yung stamp lang? Yung sa passport? Sa passport po, ipapel yun. Yung papel? Ano pa din po yung passport? Ang passport ko. Passport na para. Ito na nga man. 1997 na nga birth mo, pati mo. Oo, kuya. 1997 ang April 2. Mga 4 year lang mag-overstay naman ko. Ito ko yun sa panganay ko. Ito malapit na po yung Axpair. Next month ba? Ano? June 12 ko. Yun. June 12 lang Axpair. Dahil di ko pagbata 5 years na. Oo. Oh, wow. Matanda. Tanda. Yes. Magmami ate, maano, pasa mo ako mga picture. Ito yung dalawa. Yung stamp lang ito. Tapos yung ito, ito yung pasareo dati, di ba? Ako kuya, front. Front lang. Yung back, wala naman kami ano. Wala naman kami back. Ito na lang. Ito na lang. Yung stamp ng immigration. Yung stamp na immigration. Ito yung kanina sa akin. Sige pati. Yung ba mga kalingap, mausap na po tayo yung sa embassy. Tsaka yung immigration ng India, anong solution lang sila pang-uwi lang. Kasi yung panganay niya, yung Club Jude, malapit din po yung sa Axpair, mga next month, June 12.
Sana po mga bago pa expire, mga umuwi sila. Mga try po natin. Tapos yung sa Monzo, yung Remet, wala siya pa nung sa passport. Meron pa siya sa certificate, birth certificate. Tapos yung Aadhaar card, parang government ID yun, di ba? Parehas lang government ID. Mga hanap natin, solution po mga kanika. Please like and share po itong video. Tapos masabi ko si ate, mga bisita sila yun sa Moga, yung Indian landing pad. Pag may oras sila, mga bisita sila doon sa landing pad. Yung po magalingat, ano po, sige po ate, mauwi lang po kanina. Salamat po yun sa tulong. Okay na po ate, muna wag mo naalala. Mga sabi mo si nanay mo na meron pa dito magalingat, mga matulungan po sila. Sige po, sabi mo si nanay, mga malapit na mauwi ako. Tapos tingnan mo ano reaction niya. Masaya nanay ko pag naka-uwi niya. Oo, masaya din siya. Siyempre, masaya din kami, mga uwi kayo. Kasi alam ko lang ano ramdam na ngayon nanay mo. Na gusto ko makita yung apo niya. Oo, dyan. Diba, ma-miss na miss siya mga apo niya. Yung pamagalingap, mga uwi na po tayo. Medyo malayo po yung sa lugar na si ate. Mga malapit na yung Kapurthala. Tapos uwi na po tayo, Moga. Mga salamat po sa inyo lahat. Please like and share po ito yung video para may tulungan po ni si ate Lawrence. Lawrence. Sige po mga ano, bago po mga alam, huwag mo na po kalimutan natin mga suporta po natin si Kuya Bal Santumatumang, ate Edna Vlogs, Kalingap Rap, and lahat po kay Boys, pati yung Kuya Robin Indiano Bigalano. Please like and share po yung subscribe na po lahat na Kalingap family. Sige po, see you next vlog. See you. Jesus loves you. Bye.